6-1! Yeah! Ang gamit natin ng Kingpin 619. Ang gamit ng Kimi. Cram naman para sa isang Ajoy. Cram for this X-Borg Super Team para sa isang Kufra. And Majo for Valir. Iphios naman sa blue side. Genji for the Esmeralda. Patrick sa Uranus. Arbs naman sa kanyang Forza. Mimao for the Granger and Yami. Gusto ko yung tinututok mo talaga sa hero, tinaatli mo sabihin ko. Yami dito para sa kanyang Atlas. Talaga namang napakalupit, pero eto na nga. Nako, kinukuha na yung mga objectives kasi Esmeralda kailangan niya yan kahit pa paano. Oops, Mimao, naitsa pa doon ang bahagya. Yun yung medyo mahirap pag naunahan sila dyan. Kaso, tinan natin na secure ni parang Mimao yung buff. So kita natin nandito rin si Yami, guys, pero lumayo at delikado kasi yun, merong Valir. So medyo mahirap yun pag na-stock siya dun sa first kill ng isang Valir dito ng Kingpins. Pero anyways, guys, kinagandahan for Iphios Esports. Na-secure ni Mimao yung red buff niya. So kita nyo agad yung gold lead dito ng Iphios Esports kasi yung expert din dito ng Kingpins napilitan umuwi. So that is already an edge for the side of Iphios Esports against Kingpins. Ako, iba talaga ang tulong ng retribution, mga kaibigan. Pagalingan mag-retry. So yun yung pinakita dito or pinaramdam ni Mimao. Yes, mapapabalik nyo kasi wala na akong buhay, pero sisiguraduhin ko, kukuhanin ko yan kasi may retribution pa ako dito. So yun nga naman, naging maganda yun para sa kanila. And bottom lane, ang gusto nilang kuhanin dito. So possible, di ba? Medyo makunachi pa to. Medyo makunachi pa. Babaka pa nga ata dito sila, Kram eh. So medyo nakabantay din. Oops. Naka-ready na. Ito yung mga come before the storm, guys. Talagang aabangan mo kung sino unang sa semplang pagdating sa pagbibisikleta. Kumbaga, yan ang laban dito kapag ka nag-aagawan kayo, nagko-contest kayo ng mga other objective. Pero anyways, kita natin na good thing for Iphios Esports. Alaki agad ng turret damage nila dito against Kingpins. Kasi malaking bagay yun. Knowing na Granger at saka Farsay nasa bottom lane side. Pero top lane side natin, guys, it's gonna be the battle na dalawang makukunat natin. Both na may damage Uranus and X-Borg. Pero as it is, wala pa rin casualty. Almost 3 minutes into our game time. Nako, napapansin nyo kanina, guys. Kanina, no first and second game, yung Kimi, naka-jungle emblem. Ngayon, si 619, naka-magic shop. Magic emblem siya. So, tingnan natin kung magiging successful nga ba yung pagkuha niya sa Kimi na naka-magic. Although, malakas naman talaga kasi, lalo na pag naka-glowing one ka na. Talagang Glowing one, holy crystal. Genius one. Talagang opponent ka at ang Uranus, hindi na kailangan mag-necklace of Durance na kahit na sino kasi magic defense penetration agad yan for the team. But anyways, guys, ito na Feathered Airstrike. Pero kita natin, nandito ang Unstoppable Force Plus Ejector Flicker Out para kay Arb. Pero First Blood nakuha dito ni Majo. Falling Star kay Kenshin. Medyo naligaw lang din naman ang pasok doon. Pero disengage para sa kanila. Patrick on the left side lang din naman. Pero disengage for this Iphios Esports squad and turtle objective for Kingpins. Maganda yung ginawa ni Kram dito, mga kaibigan. Talagang sinugod niya yung Farsa para mapigilan para dun sa kanyang Feather Airstrike. Habang nagkakaroon ng clash, easy bugate lang na makapag-farm kay Kram dun sa top lane. Yun din yung naging maganda kasi si Patrick kailangan sumunod eh. Kailangan niyang bumakap kasi possible mapatay or mabawasan sila. And turtle yan. Medyo malaking kalamangan kung sino makakuha niyan. And alam nila na si Mimao lang yung may retribution. Walang chance yung Kingpins na makasteal nito. It's either bumaba si Crown for the last insanity, pero masyadong ano yun, masyadong risky na yun, di ba? Imbis na mapabayaan ka, dapat i-ano mo na lang, makapag-farm na lang kaysa sumama ka pa ng clash, possible mapatay ka pa, di ba? Ganda nung papasukan dito ni Yami. Ganda nung pasok niya. Grabing crowd controller kaya pangalan niya dito. Pag-aagri niya against Kingpins. Pero anyways, galahati na ang buhay dito ng Turtle. Rocket ginamit rin rin parang Kimi. Pero kita natin sa may bandang likod si Kenshin. Nandun lang naman. Dito para Turtle. Thank you here by Iphios Esports, mga kaibigan. Nice searing talent here. Come from a joke. Pero kita natin tumatak para sa buhay dito. With the bouncy ball, Kram, halos wala na rin shield, pero wala pa rin casualty, guys, para sa ating laban ngayon, 0-1. Ayaw nila magpatayan, more on objectives. Yun yung sinasabi natin, guys, eh. Ang kalamangan ng Iphios is may retribution sila. Kailangan talagang bumaba ng X-Borg para makancel or makuha yung turtle side dun. Pero kasi, napansin mo din si Yami, ang ganda ng pwestuhan niya, sinalo niya yung rocket, eh. Sinalo niya yung rocket and yung vision na pinapakita ni Yami ngayon, grabe. Nadadarag sila dahil kay Yami. Nadarag na naman sa iyong apoy. And a kill! And ito na ang Falling Star ni Kenshi. So may Mamba out para sa kanya. Alam mo, beso, tsaka sa lahat na nanonood, ang isa sa akin nakatakot ko sa pagiging shoutcaster, baka po pa nagkapamilya ako, legit na mukhang ilaran ako. Isa rin yun, Miss, paano pa ako, Miss? Di ba? Isipin mo, lalaki nagbubunga nga. Pero eto na nga, mga kaibigan, ang naibigay. Medyo, hindi nga napapansin ngayon yung lakas ni Mimao eh.
ng isang ranger, more on naka-focus tayo sa Esmeralda and the Farsa. So yes, yun yung binibigay muna sa atin ngayon ng Iphios na, o sige, huwag mo munang pansinin si Mimaw. Maya-maya nyo na siya pansinin. Mag-focus kayo dun sa mage namin para mamaya-maya, pag okay-okay na yung damage yung marksman namin, dun namin kayo pasasawugin. So yun yung ginagawa ngayon. Sa pinakano dito, ang magiging problema namin ng Kingpin's best, kung sino yung sasalunan ng damage ng Death Sonata, kasi hindi pwedeng lagi naka-front yung Kufra kasi kailangan... Nausog yung minion dahil doon nasira yung Taurus sa may middle lane. Oo, nagpalitada ng ano sa hangin mga kaibigan. Pero pwede rare strike, binaril sa mukha. And ako po, Cram will go down. Para naman sa kanya, hamang Majo, sinisecure rata yung ano, mukhang nag-aantay ng pwedeng isecure. Pero Turtle, mabubuhay ulit. Pwedeng kuhanin. Ako, medyo malalim yan. Pero kayang-kaya pa rin naman palagan. Medyo masakit yung damage dito ni 619. Pero makapalagan din naman. Flicker out para kay Super Team. Ako po, alis na lang siya doon. Turtle, okay. Grabe yung pagsunat dito, alam mo, best, kasi may Feather Airstrike ka na, meron ka pang Atlas dito for Iphios Esports, kaya napaganda. Turtle has been secured here by Iphios Esports na naman. At kita mo yung disiplina kung sino lang pwedeng sumama or pwede pa mag-engage into teamfight. Yun lang yung nagpo-forward for Iphios Esports. So magandang ginagawa nila dito kasi automatic kumakalas yung iba na hindi na kailangan dumidiretso sa objective. Nako, yung damage kasi nung ano, nakita mo, sinasalo lang ni Patrick eh. Kasi naka-mage damage dito or naka-mage emblem dito ang isang Kimi. So yung normal attack niya, hindi ganun kasakit. So yung top lane pa natin, Crown, mukhang mapapatay. Binigay na dun sa isang Ranger. Mimaw na ata, paredy na sa kanyang pagbabalik sa stage. So kanina kasi nasa dalawang mage eh. Yung mga mata ng ating mga players dito. Ngayon naman, natulak pa ng bahagya dito si Patrick pero buhay pa rin. Naku po, yung top lane, binabasag-basag lang nung marksman, ha? Medyo tahimik lang si Mimaw, pero gumagawa na. Tahimik lang ako, pero ano, ramdam na ramdam dito ng Iphios Esports kung gaano kagrabe yung space din na ginagawa dito ng ni Mimaw. Kasi yes, hindi pa siya natin nakikita or hindi pa natin nakikita yung damage niya pagdating sa team fight, pero yung space na nabibigay for Iphios Esports, napakaluwag na, no? Yung buong top lane, nasira mo yung sa kanya lang, no? Yes. Sa kanya lang. Yung focus kasi nila wala sa kanya eh. Hanggang ngayon, guys, hindi pa din alam nung Kingpins na ang focus pa rin nila is nandun pa rin kay ano, kay Kenshi and kay Arbs. And especially Yami. Kung nasan si Yami, nandun yung focus nila. Ayaw nilang tauhin si Mimaw kasi ano din eh, possible mapatay sila. Isa yun. Possible mapatay sila. And hindi naman kasi pinapabayaan din ng Iphios na walang kasama si Mimaw. So, depende pa rin sa magiging positioning or sa magiging galaw dito ng Kingpins yung ano, yung pangyayari. Pero eto na, sa bottom lane ata, mukhang kukuha. Joehead lang yun nandun ha. No. Oo, kasi ang hirap pa i-defend yan. Meron Farsa na ready, double mage set na pinasa bottom lane sa mga mo ng isang core hero nila, which is this mapangalang yung Granger. Pero anyways, guys, Patrick versus Crown, nasiraan na Firaga armor, pero nangyayos na for the backup. Buhay pa rin si parin Patrick natin mga kaibigan plus a shield. At habang nangyayari yun, 13 objective has been taken here by Iphios Esports. Nako, yun na yung ginagawa dito. Talagang lahat ng ano linya is already pressured. Plus, pinasukan pa nga. And the Federal Strike coming from Farsa dito. Makakatakas nga ba? Pinasok na lang. Ay, nakapu. Nakapag-RKO sa hangin. Mga kaibigan, si Yami. Pero mababurst daw nata dito. Ni 619, medyo natagalan pa doon. Kahit pa paano. Pero itong mid lane na naman ang magiging problema nila. Super team ni Nahabag si Mimaw. Nakap! Nabigyan! Yun na! Pero walang damage. Walang backup damage. Yun lang. Walang follow-up damage, mga kaibigan. Eternal kill for Iphios Esports. Pero yun na po talaga. Ang isa sa mga yakap na masasabi natin for Kingpins, there is an opportunity for them na balik yung laban. Pero kita natin damage for Iphios Esports, guys. Hindi ganun kalaki yung kalamangan. Pero sa sitwasyon ng mapa dito ng Kingpins, talagang nasa upper hand ang Iphios Esports ngayon sa ating laban. Ako po, yung positioning and ang ganda sana eh. Ang ganda sana ng kanyang napakalupit na yakap sa pader, pero wala kasing damage, wala pa doon yung isa. Oops, last insanity, pinutok doon, medyo malalim si Kenshi, napatay pa nga. And 5-4 ang ating score, medyo maliit kasi more on objectives yung magkabilang team. Nakapatay pa doon, tinamaan ng panghuling bala, mga kaibigan, ang isang Valir. So kahit pa paano, tuloy-tuloy yung pera, hindi pa napapatay dito si Mimo. 4-0 na, nakikita natin dito, 8.4k. Laki, 8.4k ang pera.
Na. And this battle pa sa BOD para sa isang Granger, guys. Tas kanina yung yakap na talagang mainit. Kami from the Kufra, hindi na follow up. Opportunity na to eh. Opportunity na siya actually for Kingpins dito na i-shutdown. At kung sino makakuha noon, edge na agad yon in terms of gold. It's just that talagang mahirap din na pumasok basta-basta yung core damager dito ng Kingpins. Kasi meron siya kailangan isipin na Farsa at saka sa isang Esmeralda na pwedeng magbigay ng burst damage for Iphios Esports. Shoutout ka pala kay Kevin Estrellado. Pero anyways guys, ito na ang Fatal Legend. Unstoppable pa for Mimaw on that Granger. Yan na nga yung sinasabi mo. Talagang sinabi mo, best. Hindi na kasi pwedeng iwan yung mga kakampi niya. Kasi pag umangat siya ng onte, possible manggaling si Kenshi or the Esmeralda dun sa likod na para maka-free hit o mapatay dito si 619. Kasi kay 619 lang nagagaling yung damage nila eh. Yun na lang yung doon na lang sila nagfo-focus ngayon. And possible yung Lord pwede pa nilang kuwanin yan. Kasi hirap na sila sa pwesto 1 eh. Hindi na sila makaangat. So, tingnan natin kung ano bang pwede nilang kuwanin. Tapos yung bottom lane na Esmeralda nakaabang pa doon. The more yung tumatagal yung laban, the more na nabibigyan ng space dito yung offlaners ng Iphios Esports. So, makikita naman natin dito lahat ng pwedeng creeps, lahat ng pwedeng big Dota pa. Lahat ng Iphios na napatayin ng Iphios Esports. Talagang kuhang-kuha, solo, walang kahati. Sa'yo lang at alam mong ikaw lang talaga. Pero anyways, guys, 7-4 at the score, 11 minutes and 37 seconds sa third game time. Medyo advanced lang mag-isip, pero kita natin dito, we have the Lord on the objective. Again, gaya yung sinabi ni Bessie Warp Irv, sobrang hirap na ng Kingpins dito na pumosisyon, contest or anything, kasi napakahirap din na tumutok para sa isang Esmeralda, kasi grabe mag-zone out si Yami. Saka iba na din yung pwedeng ibigay na damage ng mga mage nila kanina, kaya pa nilang indahin. Eh kung baka kaya pa nilang tankihin. Pero ngayon, kailangan nilang indahin yung pwedeng ibigay na damage ng dalawang mage, plus Mimaw na already online na eh. Hindi pa napapatay si Arbs. Napatay si Kenshi isang beses lang dahil dun sa kasiman niya. Pero hindi mo parang masasabi na kaya pa rin niyang pumalag kahit medyo malalim na siya. Tingnan mo naman yung item. Diba? So, Holy Crystal, Calamity Reaper, naku po. And Feather of Heaven talaga namang pwedeng-pwede na. 10,000 na ang pera ng isang Ranger. Ang laki. Kumbaga sobrang tagal pa nito for Kingpins actually. Na para mag talaga mag-boom yung damage nila lahat kasi 5.8k pa lang yung gold dito na isang Xborg, 5.2k para sa isang Valir. So super kailangan nilang mabilis na ma-defend yung ano dito, yung first lord na ibibigay dito ng Iphios Esports. Kasi pagka nasiraan sila ng inhibitor turret, mahihirapan sila kasi lahat ng minion wave na magpa-flow, lagi nang iisipin na pwede at possible na may mag-split push coming from Iphios Esports. Tignan mo yung yung si Yami lang yung magiging dito eh, magiging pwesto 1 nila eh. Kung maganda, pasok ni Yami, maubos yan. Kung hindi naman maganda, ayos lang, makakapakabaka pa rin kasi may Patrick pa rin sila. Tapos si Arbs may damage pa rin, tapos meron pang Farsa. So eto na, tingnan natin yung laban mga kaibigan. Napaalis agad si 619, medyo nasaktan mga kaibigan, pero napatay agad ang Sanctuary Lord, pinasok agad ni Patrick. Oh no! Nagali! Nandumari sa telecode si Yami, medyo naiwan lang din naman. Pero space created to destroy that inhibitor turret, medyo makapalang minion wave natin sa may top lane side. Pirata armor na wala agad. At tower lock dito for the side of Iphios Esports. Feather Essex, hindi makapato. Si paring Majo natin for the defense skill dito ng Kingpins guys. And that is it. Two inhibitor turrets on the edge of Iphios Esports. Si Kram, mga kaibigan, nakita ang isang Farsa dito, pero eto na si Mimaw yung gusto nilang punteryahin, pero eto na naman yung damage na kaya nilang ibigay. Una ko po, napatay pa, 619 pa, yung susunod nila. Oh, Binarel, mga kaibigan, Kenshi, nakakita na pag-intrada doon, at naitulak ng bahagya. Last na ng medyo onti lang, pero tatlo labas na tatlo, papalagan, pero yung mga naman doon sa top lane. Ayun na naman. The minions is real. Isang mataba, isang maliit. Pero well defended pa rin para sa side ng Kingpins guys onto this game. Pero kita natin lahat ng minion wave dito ng Iphios Esports talaga nakadiretso against Kingpins guys. At kaya sinabi natin kung sino pong mananalo onto this game mag-a-advance sa ating grand final si Super Team. Nakaregi na ako dito sa Kingpins natin nga lang. Kita natin dito si Kenshi Tower Lock lang. Makaka-classmate siya sa BSET. Shout out sa inyo. And that is it for this game number 3. Congratulations, Iphios Esports. Dali mga kaibigan, sila pa.